Agad inaresto ng NBI Cybercrime Division ang lalaking ito sa isang entrapment operation sa Maynila. Bumibili umano siya ng mga GCash account sa halagang 450 pesos na kanya namang binibenta ng 500 pesos. Isa lang siya sa apat na suspect na inaresto sa parehong modus. During our cyber monitoring, nakita po namin yung rampant na sale ng GCash o verified GCash account. At then nakita rin namin maraming parokyano yung bumibili. And at the same time, given the fact na the recent days, marami hong nangyayaring scam activity using GCash accounts. Ayon sa suspect, paliwanag daw sa kanya ng buyer na mga account, ginagamit ang mga GCash account ng mga player sa online casino. Mahigit 400 account na umano ang kanyang nabenta sa isang buwan, bagamat hindi niya alam na ginagamit pala ito sa mga scam. Hindi man po kasi sir, ang dami pong gustong bumili po. Kaya po sa mga na-scam, sir, talaga pong hindi ko po alam, pasensya po. Sobrang sorry po, kasi kahit ako po, ayokong mangyari sa kamag-anak ko, sa pamilya ko. Huwag po kayo mag-alala, nakikipagtulungan po ako sa NBI. Sinisiguro naman ang pamunuan ng GCash na mas hinihigpitan pa nila ang kanilang sistema para hindi ito magamit ng mga scammer. Pumasok din sila sa isang kasunduan sa NBI para tumulong sa mga investigasyon. Sa dami ng mga scammers at fraudsters, makakatulong po tayo para masawatan po yung mga fraudster at scammers na to at maprotektahan po natin ang publiko. Yung channel where the ginagamit nitong sindikato is concerned, like GCash, Globe, napaka-importanting nakikipag-coordinate dito sa NBI kasi in a way, maapektuhan rin yung telecom company. This is a good sign that the telecom company is joining hands with us. Kulong ang apat sa paglabag sa Access Devices Regulation Act. Paulit-ulit naman ang paalala ng NBI na huwag ibenta ang kanilang SIM card o e-wallet account, lalo't posibleng makasuhan ang mapapatunayan nagbebenta sa iba ng kanilang e-wallet account. Nico Bawa, ABS-CBN News.